Yo, welcome back to our channel, Automatic Work. So, nandito na naman po tayo sa ating tahanan, okay? So, dahil wala pa po tayong, nasa home quarantine pa rin tayo, ang gagawin po lang natin ngayon is mag-vlog, okay? Sharing lang po ng knowledge okay, sa mga base sa may experience. Ang topic natin ngayon is yung engine oil review, okay? Engine oil, gear oil review, okay? Kasi combo yan. Bali po sa ating mga motor para alam nyo na maiwasan natin yung agarang pagkasira ng ating makina. So ang unang pangalagaan mo dapat yung engine oil tsaka yung tinatawag nating gear oil. Okay, so magpunta na tayo. Ito naman ay mga base lang sa actual sa mga personal experience ko sa aking Honda Beat FI version 1 automatic. Okay, so yun lang po mga sir. So, sakop dito yung mga klase-klaseng engine oil at gear oil na ginagamit ko. Ito po yon. So, tatlo po ang nakapasok sa aking listahan. So, una po dyan, yung Repsol. Repsol Moto Scooter 5W40 Polysynthetic 40 1 liters. Okay, ito na po siya mga sir. So, tingnan nyo na lang. Ngayon, ang pangalawa naman na pasok sa listahan ko, hindi naman ito pasok. Bali, ginamit, nagamit ko, na-experience ko. So, ang pangalawa is yung pong PTT Challenger Synthetic Technology 10W40 Hasso Member, API Member, Superior Performance for Automatic 40 Motorcycles 0.8 liters. Okay, hindi siya umabot ng 1 liters. 1 liter, hindi pala liters. So, ang combo po nito sa PTT, may combo na po siyang kasama. Gear oil, meron na po siyang kasama. So, pag binili mo siya, package na po siya. Okay? So, ang pangatlo naman sa aking nagamit, sa aking engine oil, is yung tinatawag nating Shell Advance. Siguro marami nakakaalam nito. Shell Advance, ito, 10W40, AX7 Synthetic Base, 40, 1 liter. So, meron siyang nakasama, Active Cleansing Technology. Okay? So, bigyan natin ng konting review kung anong mga classification ito. At paano siya gagana, paano siya mangyayaring gaganda ang makina natin. Ang pinagbabasehan kasi natin dyan, una, yung pong lahat pong engine oil na yan, pinagbabasehan natin, yung nasusubukan natin sa init, ulan, bali parang lamig at taglamig at tag-araw. So sa long drive, city drive, at sa mga stop and go, katulad ng sa syudad, tulad ng sa Manila, stop and go, hindi ka nakakadiretsong harurot, may mga traffic lights, ganun. Nasubukan ko din sa arangkada, ito, subok ko na sa mga arangkada, sasabihin ko sa inyo kung saan dyan yung pinaka-dabis talaga. Arangkadahan, top speed, yung arangkadahan, yung umpisa ka pa lang, yung pasibat ka pa lang. Sa mga top speed, yung duluhan. Tapos yung pakikipaghabulan, yung may katabi ka, para masubukan mo kung mabilis talaga. So, yun. Gumagana doon yung engine oil natin at saka ating gear oil, okay? Yan, gumagana yan. Ginawa ko po yung video na to para sa purpose po nating engine oil at gear oil combo experiment kung sino po ang sulit gamitin at malayo sa engine mechanical trouble yung ating mga motor, okay? Sa mga automatic lang po ito. Sa mga clutch, hindi ko po kasama rito kasi wala po kong motor na clutch. At ayun nga, nakapagkumpara ako sa mga tatlong yan at may angat para sa akin sa paggamit kasi ng engine oil at gear oil, mapiprevent yung agarang pagkasira ng makina at nasa magandang performance in the long run. Bali, pagka tumagal, imbis na pasira yung makina mo, habang tumatagal, lalong gumaganda, lalong mi-smooth yung takbo. Tama po ba? Okay? Maling engine oil at gear oil combination, tsaka maling combination lang, hindi kaya maling gear oil na gamit mo, engine oil, baka mapunta ka dyan, dyan mag-umpisa yung kalbaryo mo sa motor mo. Masakit sa bulsa yan. Okay? Review na natin. Dami ko na sinasabi, hindi pa pala tayo nag-umpisa. So, umpisa natin. Okay, unahin muna natin yung Repsol. Itong Repsol 5W40 Polysynthetic 40 1 liter. Okay? Nabili ko lang to nung unang change oil ko. Ito ginamit ko nung nagkamotor ako. Nabili ko lang siya ng 350. Medyo may kamahalan ng kaunti.
Ito ay Hasso approved, okay, Japanese automotive. Kalimutan ko tong ACE na to. Japanese Automotive Standard Organization, okay? Na binuo ng mga Hapon noong 1998 for excellent review ng mga engine oil, at gamit din ito ng sikat ng mga biker kagaya ng Honda Repsol na laging pinopromote ni Mark Marquez. Okay, yan, nasa picture. Experience ko dito, nung ginamit ko ito nung una, so kung sino nakaalam sa Daang Hari, yun, sinubok ko dyan. Sinubukan ko, harurot, tinap speed ko, dinulo, umabot talaga siya ng 105, pumalo ng 105. So yung Honda Beat natin, kung Honda Beat FI version 1, to, kung titingnan yun, displacement nito nasa 109 lang eh. 109, so bali parang 110 na lang, 110 na rin siya ngayon. Yung nilalabas nila, hindi naman sinasabi 109, pero 110 na sinasabi nila. Subok ko na yan, long drive ko, Los Baños, Cavite, Los Baños, tapos balikan, swabe talaga yung matuwid na daan dyan papuntang Laguna, Santa Cruz, Laguna, lampas pa ng Los Baños yun, may tuwid na daan dyan pa Quezon province na ba yun, yun dire-diretso, so swabe, wala akong naramdaman na ano, arangkada, tag-ulan, tag-araw, swabe siya gamitin, napakaganda. Okay, so ito pala eh, 5W40 po, yung Repsol 5W40 po, polysynthetic. So yung gasolina ko dito, hindi ako nagbabago, kulay green lang ako, unleaded tayo mga kapatid, mga automatic works, unleaded. Yun, yun po ang pinakamagandang ano, magandang experience ko tungkol sa Repsol. Okay, so ang kasunod naman natin sa pangalawa, yung ginamit ko yung PTT Challenger, hindi muna. Gumamit ako ng Shell Advance. Shell Advance muna ang ginamit ko. So alam naman natin yung Shell Advance talagang okay din. Ito, Shell Advance 10W40 EX7 Synthetic Beast, so pasensya na kayo sa pronounce ko kasi Bisaya ako. 40 800 ml, Active Cleansing Technology. So nabili ko lang siya 250. Wala po siyang ano, sa Repsol din, wala pala siyang combo. So ang ginamit ko sa Repsol is yung ito, Yamaha Lube na gear oil. Suabe, ang ganda ng Yamaha Lube pala gamitin. Tapos ito walang endorsement to ng produkto ha, ano lang to, based sa experience ko. Tapos ito, Shell Advance, may ano siya, Active Cleansing Technology, nabili ko lang siya ng 250. Okay? Wala rin po siyang ano, combo. So pag binili mo siya, ikaw na rin bibili ng gear oil. So ang gear oil ko, ganun ulit, Yamaha Lube. So experience ko naman dito, sa init, ulan, yung long drive, short drive, city drive, stop and go, medyo marami rin ako na experience. So alam nyo naman na Shell is malaking company yan, okay? So hindi po sinisiraan, so experience ko lang sa motor, sa Honda Beat FIV1 automatic. So ang nangyari dito mga sir, mga kapatid, mga ka-automatic works, dito po na ano, dito ko naramdaman na pag yung Honda Beat ko, parang hirap siya. Hirap sa arangkada, hirap sa dulo. So parang pinaka-top speed ko rito, parang bigat na bigat ako sa motor ko. Parang pinaka-top speed ko dito, umaabot lang ng 80, 85. Yun lang siya. So parang nahirapan talaga ako. Tapos dito po sa ano na to, sa engine oil na to, dito po pumutok yung oil seal ko, yung sa sigunyal. Pumutok, tumagas yung ano ko diyan. So siguro sa init 'yon, sa init ng panahon, tapos 'yun ang ginamit ko. Tapos bitin siya sa arangkada. 'Yun. Pag malamig, unang gamit mo yung umaga, swabe siya gamitin, pero pag mainit na nang maya-maya, mainit na, 'yun na. Babagal na siya. So yun nga, sa top speed ko, 85 lang. So, sa akin, yun ang na-experience ko sa Shell Advance. So, masakit. Hindi umabot na isang buwan, nag-change oil ulit ako. So, ang na-change oil ko naman, dahil wala na akong mahanap na Repsol na 5W40, so, synthetic yun, polysynthetic. Ang nahanap ko naman mga automatic is yung ano, PTT Challenger. Ito, PTT Challenger,
synthetic technology, 10W40 naman. Haso approved, tapos EPA approved din, American Petroleum Institute, tapos Japanese Automotive Standard Standard Organization. Yun, 40, tapos 0.8 liters yung nakalagay. So, nabili ko lang siya, 270, kasama na po yung combo niya. 270 o 250, yun, combo na po sila. May engine oil ka na, may gear oil ka na. Dito mga ka-automatic works, alam nyo naman, yung PTT company. Yung PTT is galing Thailand. Pag sinabing Thailand, ang lulupit niyan. Pag sinabing Thailand, ang lulupit mag-upgrade, mag-modified. Alam naman natin yung Thailand, pagdating sa karerahan, automatic man yan o manual man yan, declutch, napakagaling. Ang tutuloy nila magpatakbo, bandang Thailand, Malaysia, ganun. So, yan po yung PTT. So, sinubukan ko kasi sabi ko, baka okay naman. Masasabi ko dito sa engine oil na to, na combo ng kasama ng gear oil, ay suabi talaga mga automatic work. Suabi to. May endorse ko sa inyo to. Kung naka Honda Beat FI version 1 ka, o version 2 ka man, subukan nyo to. Suabi talaga. Hindi ka bibitinin sa arangkada nito. Parang malapot na, parang malambot lagi pag pinatakbo mo. Kahit hindi ka na magpalit ng gasolina. Kahit mag-ano ka lang, unleaded ka lang. Ibang-iba ang performance at ibang-iba ang hatak. So, yan po yung experience ko sa PTT. So, hanggang ngayon, sa mga nagtatanong, naka-PTT pa rin tayo mga kapatid. Mga automatic works, PTT pa rin gamit natin. Sa akin, sa tatlo, siguro una sa akin panalo yung PTT, pangalawa yung Repsol. So, at ito po ay experience ko kasama na yung mga Honda Beat FI version 1 ko. At sa gasolina ko, hindi naman po ako nagbabago, green user lang po tayo, unleaded. Yun, sana po may natutunan kayo sa engine oil tsaka sa gear oil review natin. Okay, yan po eh personal experience ko, may mga video ko na nakipaghabulan ako sa daan. So, bawal naman yun, safe lang tayo mga kapatid, ride safe lang. Pero tinesting ko sa C6, yung matulin na daan doon. Basta same lang displacement ha. Wag lang yung mga R150, FI, mga 125 ganun. Pero pwede yun, mga 125 na yan, pwede yan. May kinakasahan tayo dyan minsan. Basta parehong stock. Wag lang yung may kalkal pulley na, kalkal gilid, tapos naka muffler, yun mahirap na yan. So may nakita kayo dyan na 150, na Honda 150, yung unang labas. Yun, may angkas, makikita nyo. Nakipaghabulan ako sa may testing lang then sa may Cavite, sa GMA Cavite papuntang Laguna. Okay? So yun po yung experience ko sa engine oil at gear oil. So kayo mga automatic works, pagka mag-testing kayo, so pwede niyo i-comment kung may tanong kayo tungkol sa engine oil na yan o sa gear oil na yan. So mga automatic works, wala po tayong wala po tayong dinadown na mga company o brand. Basta angat lang tayo lagi mga kapatid, ride safe, mga automatic works. So lahat po parehas yan, depende lang siguro yan sa motor. So siguro yung nagamit ko na Shell Advance pang clutch o pang scooter naman nandun sa ano, pero siguro para yun sa mga declutch. Okay, so yun lang mga automatic works. Maraming salamat sa mga nag like, nag subscribe at walang sawang nanood. Salamat, Automatic Works.